Hello, hello peoples, beautiful people of this planet. Kumusta po kayo? At yun po, ay kami ni Boy ay pupunta na lang po sa ibang Asian store dito sa bayan namin. Hindi na lang ito, si Boy maraming pera. Maraming pera ka, Boy. I identify as maraming pera. Ito si Boy, oh. Kuha mo na siya ng basket. Marami yata yung bibili siya ni Boy. May Saba na. Saba ba yan sa tabi mo? Napansin niyo si Boy bagong haircut. Wala na yung malakambing niyang chini-chin-chin. Natakot siguro kasi 'di ba nung isang video, sabi ko kukulayan ko ng pink yung bagote niya. Natakot, tinanggal. Ano 'yan siya, Boy? Patula. Patula. Eh kasi hindi naman patula yung nakasulat siya, no. Kalimutan ko kung ano. Tapos may papaya o may talong na bilog. Alam mo yung talong una mo sila kung patong, yung una patong. Kong kita ng mga ganitong klaseng talong, Boy, nung nasa doon ako sa Nueva Vizcaya yata or sa Isabela, tapos namalingki kami, nakita ko yung ganito, tapos nagtaka talaga ako kasi hindi ko alam kung ano to. Tinanong ko talaga sa nagbibenta, sabi ko ano yan, sabi talong. Nakakahiya, ignorante ako. Well, at least ngayon alam ko na. Saba ba yan sa tabi mo, Boy? Hindi. Parang mistiso. May ano din, no? May sayote. Tapos, ay, ang lalaki ng sibuyas, oh. Lulutuin ko ito. Lalagyan ko ng sardinas. Masarap po, may sardinas. Okay. Eh. Uy, may kangkong din, oh. Tapos, ay naku, talaga, pag pumunta kami dito, malulugi kami. Ang daming masarap na bilhin. May singkamas yan, Boy? Singkamas hindi, ba yan? Kamuti yan na ay, kamuti yan? Puti. Kamuti na puti? Ano naman to? Iba naman to. Ha? Di ko alam. Maghanap ako ng Saba. Saba, delicious. Ang palayaw o para sa mga bitter. Bitter, sweet, and strange. Longganisa. Longganisa. Pagalitan ako ng mother ko. Sabi niya mga unhealthy yung mga pagkain na kinakain. Masarap kasi. Kakainis kasi. Bakit ganun yung mga pagkain na unhealthy? Bakit masasarap? Unfair talaga ang life, ano? Oh, well. Uy, may turon. Boy, bili ba tayo ng turon? Teka lang, hanap muna ako ng Saba. Asan ba yung Saba? Turon din ito eh. Yung Saba lang. Wala. Ah, hindi ko pa nakita. Tapos itong mga sili. Saba, where are you? Dito yata? Ay, mali rin. Ay, at ito. Ay, ba't ang lalaki ng pack? Walang maliit na pack lang na Saba. Kalaki, oh. Baka di yan cash sa visa namin na kaliit-liit. Tapos walang price. Bakit ganun? Bili tayo boy, ng mga gulay boy. Kasi matagal-tagal din tayo hindi kumakain ng gulay. Boy, yung Saba, boy. Ang laki-laki ng pack. Boy, yung kalbo mo staring dito. Yung kalbo na may palakubak. Yuck! Boy, ang Saba, yung pack malaki, ang daming laman. Baka di natin maubusin at hindi ka siya sa freezer natin kasi ang liit-liit. Andun sa kabila, Boy. Doon, Boy. Tapos may turon dyan, Boy. O, gusto mo ng turon? Saba? Oo. Yan? Yun na lang kaya yung bibilhin ko yung isang saging doon sa tabi mo kanina. Yun na lang, pwede yun. Kahit yun? Hindi okay. Yung Saba, pero okay. Saba na rin. Oo, at least hindi ganun karami, di ba? Oo. Ganito lang kakonti. Oh, parang Saba lookalike na rin pa. Saba lookalike. Oh, 9 per kilo. Paano kaya to? Isang kilo kaya to? Malulugi. Boy, nalugi ka na dyan, Boy. Boy, yung turon? Bibili ka ng turon? Bibili ka ng turon o hindi? Hindi pa. Masigurado na. Ano naman yan, Boy? Malunggay. Uy, Boy, yung friend ko, Boy, na nagbo-vlog din. Si Jenny. Kanina, nakita ko sa yung video niya. Nagluluto siya, Boy, ng laswa. Daming malunggay. Fresh, hindi frozen. Na parang bricks. Ano yun? Japanese sweet potato. Yan ba, Boy, yung parang hernia? Hindi. Yung parang appendicitis. Ano yung last time nakita natin? Bihod. Bihod yun. Yung parang appendicitis. Appendicitis yun.
Kasi alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, etong si Boy, expert to sa appendicitis eh, kasi nagka-appendicitis to dati. Expert sa appendicitis. Pinadala sa amin ng doktor yung, hindi ko alam bakit pinadala niya pa. Souvenir. Siguro nga, pinadala niya guys sa Or baka pwedeng ipakain sa aso. Pwedeng ipakain sa aso. Hindi, pinatapon niyo ni... Ay, tinapon niyo lang? O, binigay sa inyo yung souvenir, tapos sinapon niyo lang? Kasi nga, masisira lang yun kasi, ano yun. Hindi ba pwedeng gawing tinola yun, or... baka pwede ulam. Nana yun? Kaya nga mapuison ka. Ha? Kasi nga yung appendicitis mo maliit, pag na-infection siya, nana yun. Sumabog yun, tapos hindi na puna ng tao, ng doktor o ng sino. Siyempre, yung nana, full of. Oh, sabi ko sa inyo, expert si Boy sa appendicitis. Ako wala akong masyadong alam dun kasi hindi ako. Ka sa nana. Hindi ako expert sa appendicitis eh, kasi hindi ko na experience yun. Tingnan niyo, di ba may binibenta dati sa Pilipinas na ganito sa mga snacks, yung mga recess ng elementary. Ano ba yun? Mga canteen sa elementary school. May Skyflakes doon, oh. Skyflakes. Ano bang pwedeng bilhin dito? Anong sarap? Ano to? Try kaya natin to. Sarap ba to? Rice crackers, all grain. Subukan nga natin. Para iba naman. Chicharon ni Mang Juan. May growers, oh. Growers peanuts. May dried mangoes din. Favorite yung dried mangoes na yun. Favorite yun ng brother-in-law ko na in-shake. Tapos si Boy, nung isang araw, umuwi, may dalang parang ganito, pero ibang pack. Yung parang ano sa sushi ba na wrapper na ginawa nilang snack. Ay, may garlic flavor din, no? Boy, baw. Sana merong hot garlic flavor na ganun kalaki na ano na boy bawang. May mga kandila rin sila binibenta. O yan. Pag sindi nyo ng kandila ang inyong mga mahal sa buhay, pati yung mga hindi nyo masyadong mahal sa buhay na namatay na. Binisa masbado, ano? No? Brown sugar. Balik na rin mo boy kasi upside down hindi ko mabasa ng maayos. Brown sugar. May salted duck egg. Salted egg. Century egg. Duck blood. Bakit may dugo ng duck dito? Hindi naman yun yung ginagamit sa dinuguan, di ba? Corn beef. May dapat po datong liver spread. Oh, yata. Marami yata akong hindi mo pa inubos. Hindi ko alam. Uy, Spanish style. Mahilig ako sa Spanish style. Alam mo pa ito, ano? Yan, bangus fillet. May palabigyan ako ni Boy, ang bite ni Boy. Sabi ko, Boy, hindi pa ako nakatry nito ever nung ano, no. Nung century egg. Ayan, century egg. Sabi ko, Boy, tikman natin kasi hindi ko pa nakatry yan ever. Sabi niya, sige kuha ka. Ang bait ni Boy. Oh, medyo puno na yung basket namin. Halaka. Inamoy talaga. Bakit Boy mabaho, Boy? Kasi iba yung amoy lang. Ano ba yan? Kalamihati. Brown sugar. Kalamoyoti. Eh, hindi ka kalamayate. Lotus paste yan, Boy. Paste yan. Oh, paste pandikit sa papel. Project mo sa grade 1. Paste. Oh, yan. Oh, paste din. Oh, black sesame paste. Oh. Pang paste mo rin yan sa project mo sa grade 1. Ibig sabihin ba yung same paste? Eh, pang paste din yan. Ah, pwede rin, Boy. Subukan mo. Para mabaho yung project mo. paste din ba yun? Itatapo ni Mami yung project mo kasi mabaho. Ayan, oh. Tami yung paste. Eh, kasi paste din yung tawag sa, di ba, sa grade 1, yung parang sipon yung itsura. So, bigyan ko kayo ng idea, mga friends. Oh, ito. Ito yung Mang Tomas na, 550 grams na Mang Tomas ay dito sa Australia nagiging $4.99. Ito namang banana sauce na 550 grams din ay $3.99. Itong Barrio Fiesta na bagoong, ang malaki, which is 500 grams, ay $10.99. Hala, katakot. Itong spread na to, ang mahal din ang mga spread na to, kaya hindi ako bumibili kasi ko rito. Ay mga ladies' choice na spread. Masarap sana, kaya lang. $12. Ito siya ay, anong size to? Hindi ko alam. Ay, ba't hindi? Pero ganyan siya kalaki. Oh. Para sa kamay ko.
Oh, meron din dito yung ano, yung fruit. Ano, halo-halo na mix. $4.99. Ito siya, 340 grams. O yan, pag winter pumunta kami dun sa snow, bibili kami ng ganyan. Dadala kami ngayon para masaya. Yung Vienna sausage. Oh, kawai-kawai dyan sa friend ko. Ang pangalan ay Vienna at pinaapiliduhan kong sausage. Magkano itong Vienna sausage? Ito siya, may price sa taas. Ito ay $2.99. Yung liver spread naman ay $2. Ang sukang pinakulat na favorite ni Boy. May sukang pinakulat ka na? Oo, naato ko to. Ang sukang pinakulat ay bakit walang price? Usually mga $6 yan eh. Yan. Okay, labas na kami kasi hinold up na kami dito eh. Nako. Uy! Uy, ala, $22 naman. Yung, ano doon, yung squid na, dried squid na masarap. Actually, bili tayo ng pandesal. Kasi baka maubos na yung tinapay sa bahay. Yung pandesal, magkano? Ay, walang price. Pero, bibili ako ng pandesal, bahala na walang price. Priceless. Bahala ka talaga sa buhay mo, boy. Gusto ko talaga kumain ng ube ice cream. Bili ako kasi diretso naman tayo ube. Katapos nito. Yan, $12. Pero, minsan lang naman to. Minsan lang kita ang ibibigin. Yo, ha-ha-ha. Treat mo ako, boy. Treat mo ako, boy, ng ube ice cream, boy. Kahit hindi ko birthday. No, kainin nato na? Oo. Paglabas natin? Pwede rin. Pwede rin pagdating sa bahay. Wala kang 321 daw, boy. Bayaran mo, boy. Ano yung ako magbabayad? Whatever. Oh, may kwarta ako. May pera ka pa dyan, boy. 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 Mm. May pera ka pa dyan. Bayaran mo na. Pwede ako magbabayad. Kamawa naman ako. Ayan, oh, para tipid sa plastic. Para tipid sa plastic. I-recycle na lang nila yung mga boxes. At dyan ilagay ang mga binili namin. Yung list na plastic bag. O yan o, parang balikbayan ang box na rin. Parang balikbayan box po. Pero may mga butas. Malamig ang simoy ng hangin. Boy, parang Christmas, boy, ang lamig. Kasi winter na yun. Ang mga bus din dito. May payphone pa dito. Uso pa ba yung payphone? Uso pa ba ang payphone? Eto, school to. Pero, hindi ko alam may nagsuschool dyan. Ay, boy! Kargadolo si boy. Ayan, o, pag nag-parking ka dito, kailangan mong magbayad sa parking meter. Pero dahil Sabado ngayon, hindi namin kailangan magbayad, free. Pag weekend, tsaka holidays, free ang parking. Dating na kami sa bahay. At itong si Boy ay magluluto daw siya ng kalat ng kusina namin. Si Boy ay magluluto daw siya ng ulam namin, pananghali. Kaya dahil si Boy ay magluluto pa ng pananghalian, ay, magbababay na lang kami muna sa inyo, okay? Bye na, boy, sa iyong fans. Bye! Bye. Ay! Huwag mong ispray ang mga fans mo.